So pag-usapan natin ang yogurt. Gumagamit ka ba nito? O kung madalas ka bang gumamit nito sa mga putaing inihanda mo? Kung gusto mo itong matutunan, o dyan ka lang. Alam mo bang napakadali lang gumawa nito? Dalawang sangkap lang, plus pasensya. Kasi maghihintay tayo ng konting-konting oras lang naman. Konting-konting oras lang. Okay mga tol, ang pangunahing sangkap na gagamitin natin sa paggawa ng yogurt, syempre ang whole milk. Hindi pwede rito ang partly skim milk, ebap, condensed milk, Nestle cream o anumang klase ng cream. Full whole milk ang kailangan natin dito. Kailangan natin ng 1 quart ng gatas o katumbas ay mga 4 na tasa ng full milk o yung whole milk na gagamitin natin. Pagkatapos ay ilalagay mo lamang ito sa isang saucepan at iinitin hanggang sa ma-reach natin yung 180 degree Fahrenheit. Haluin na natin ito ng haluin hanggang sa ma-reach natin yung 180 degree Fahrenheit na temperature kasi baka masunog yung ilalim nito at maglasang sunog yung ating yogurt. So, continuous lang yung halo hanggang sa makuha natin yung right temperature. Pagkatapos, palalamigin natin ito ng 115 degree Fahrenheit. Kumuha ko ng konting snow sa labas. Winter time naman dito, so gamitin natin yung snow na yan para mapababa natin ng mabilis yung ating na-scald na gatas. Kailangan natin pababain yung temperature ng 115 degree Fahrenheit to 110 degree Fahrenheit. Kasi kung medyo mataas yung temperature mo, let's say 115 to pataas, baka mamatay o mamamatay yung bacteria na galing sa yogurt. Kung medyo mababa naman sa 110 degree Fahrenheit, hindi natin makukulture ng maayos yung ating yogurt. So kailangan mong pababain ng 115 to 110 lamang ang ating temperature ng gatas. Kailangan din syempre natin ng konting yogurt. Kailangan natin ng plain yogurt at hindi yung may flavored na yogurt. Sa pagpili naman ng yogurt na gagamitin para i-culture natin o i-ferment natin sa ating gatas, piliin nyo yung live active bacteria na meron nito. Tulad nito, nakalagay active bacterial culture. So kung makikita nyo, hindi ko kung mababasa nyo ha. Kailangan natin ng mga 52 grams live active plain yogurt. Tapos ilalagay mo ito sa isang malinis na bowl. At ihalo natin yung ating gatas na na-scald at napababa ng 115 degree Fahrenheit. Tapos ihalo mo itong mabuti gamit yung wire whisk o kahit anong device o panghalo na meron ka. Tapos isalin mo na ang ating nagawang plain yogurt sa isang malinis na container na tulad nitong glass pitcher. Tapos takpan mo lang ng isang malinis na clean wrap. Lagyan mo ito ng label para malaman mo kung kailan mo ito hahanguin o ipoprocess ulit. Tapos ay ilagay mo lang ang ating yogurt sa isang oven na nakasindi yung ilaw. Hayaan mo lang siya mag-ferment doon ng mga 12 to 15 hours. Wala kang ibang gagawin kung di magantay. Just live your life. Pwede ka pang gumawa ng ibang bagay na gusto mong gawin. Kung wala kang oven, pwede mong ilagay ang yogurt sa isang sulok na medyo warm yung temperature. After 12 hours to 15 hours, actually 15 hours, ready na yung ating yogurt. Oh, yan. Wala kayong oven, pwede nyong ilagay sa isang sulok na medyo warm yung temperature at hindi malamig. Doon nagsisimula yung culturing ng milk. Kung medyo malamig, babagal yung fermentation ng yogurt. Kung mainit naman, ma-overferment naman siya. So kailangan tama lang yung temperature. Plain yogurt na to. So good to go na to mga tol. Isa na tong plain yogurt at pwedeng-pwede na natin gamitin. Pero hindi pa tapos yan. Meron pa tayong isang stage na gagawin para mas lalo pang mapaganda at mapalapot pa itong ating ginawang plain yogurt. Mangangailangan lang tayo ng isang strainer na tulad nyan, China cup. Kung wala kang China cup, pwede kang gumamit ng kahit anong strainer. Tsaka gagamit din tayo ng isang malalim na stock pot at cheesecloth. Kung walang cheesecloth, pwede kang gumamit ng katsa o kahit na anong tela na hindi mo na ginagamit basta malinis. Tapos ibubuhos mo rito ang plain yogurt na ating ginawa. Tapos hahayaan mo lang siya ng mga isa hanggang dalawang oras at hayaan mong tumulo at mag-drain yung excess na
tubig na mula dun sa yogurt na ating ginawa. Ayan, pagkatapos ng mga isa o dalawang oras, meron ka ng isang malapot at super thick na plain yogurt. Kasi nga natanggal natin yung excess na tubig na tulad niyan, di ba? Napakarami. Kailangan mong tanggalin yan para makagawa ka ng isang plain yogurt. Tapos isasalin mo lang ating plain yogurt sa isang malinis na garapon na tulad dito. Palamigin mo na kagad at pwede mo na itong gamitin o kainin. Ang yogurt ay isang highly nutritious food na maganda sa ating immune system, nakapagpapaganda rin ng ating digestive system, at sa mga nagpapapayat dyan, mainam itong pagkain upang mag-lose ng weight. Mga tol, di ba? 2 ingredients lang, napakadaling gawin. Walang kahirap-hirap, non-complicated, kahit nakapikit, mag-aantay ka lang, meron ka lang plain yogurt. Hindi mo na kailangan bumili kasi napakamahal nito. Gumawa ka lang, pag naubusan ka, gawa ka ulit, meron ka lang another fresh plain yogurt. Kung may natutunan ka sa video na to, hit me subscribe button at notification bell icon, at magkita-kita tayo sa susunod na aking vlog. Okay? Mag-ingat po ang lahat. Balita ko may bagyo sa Pilipinas, so mag-ingat kayo. Paalam, hanggang sa muli, ingat po ang lahat. Peace out!